Hi guys! Kamusta kayong lahat? May panibago na naman tayong video. At for today's video guys, at dahil nga new year, new changes, and new beginning. So guys, mag-schooling na ulit kasi kami guys. Papasok na ulit kami sa school, sa French. So pupunta kami ng Brunet ngayon guys para ihulog tong requirements na to guys. Dito sa Canada guys ay iba na yung process ng pag-enroll ng French class or kung gusto mong mag-aral ng French. Before, 2 years ago, nung dumating kami dito guys, ay pupunta lang kami sa school at kukunin yung details or information na kailangan nila. Tapos sila na yung mag-enroll sa amin sa tinatawag na government website dito, which is MIFI. Pero ngayon guys, iba na. So dahil nga nag-stop ako ng session last year, parang 3 months ako nag-stop guys. At si Dinda din guys, kasi may mga syempre changes, ganyan-ganyan. So, nag-email ako dun sa school na pinapasukan namin before. At ayun nga, ang sabi sa akin ni Madam Sandra ay iba na daw yung process. Which is, nagbigay siya sa akin ng link na kailangan namin mag-register dun. At kailangan namin magkaroon ng account dun sa bagong website ng government. So, ayun, nag-fill out kami dun guys. At after yun guys, sa pinaka last page nung site ay may kailangan kaming i-print, which is ito yun guys, at kailangan namin siyang ipadala. Yes, kailangan namin ipadala sa post office, which is ang pangalan niya ay Canada Post guys. So usually guys, kapag magpapadala kayo ng mga documents kahit sa Pilipinas, pwede kayo magpadala kahit Canada Post, no? Yes, Canada Post guys. So samahan niyo kami guys, and yes, changes is real. Kailangan na naman mag-aral ng French guys, dahil siguro dahil gusto namin. Da guys, kailangan talaga natin. Ayoko eh. Siya ayaw niya mag-aral ng French guys. Pero sabi ko sa kanya, kailangan namin matuto mag-French. Hindi pa rin naman, nakaso kailangan. Yes, kailangan dito guys, sa Quebec. So para sa mga gusto talaga pumunta dito sa Quebec, gusto mag-migrate dito sa Quebec guys. Napakagandang bansa to guys, pero kailangan nyo matuto mag-French. Kahit basic guys, simulan nyo sa basic numbers, what, where, when. Napakalaking tulong niya ng guys. So, samahan niya kami! See you later! Ayun na guys, malapit na kami sa Brunet. At kita niyo naman ang panahon today. Napakaganda, napakaaliwalas. At syempre, shout out sa aking driver palagi na walang sawang nagda-drive para sa akin. Thank you so much, boss. Ang init sa balat. Yes, ang init ang sa balat, guys. At manipis kasi yung balat ko kakaradyo. Hindi naman umapit. Sana all nagre-rejuve. Baka naman daw. Pagkatanggal ng old skin, may dim pa rin. Umidim. Ayan na guys, ang Brunet. At syempre, nasa reserve lane tayo guys. Waiting lang tayo dahil may sasakyan pa sa harapan. Ganito dito sa Canada guys. So, kailangan ay alert ako. Alert to yarn. So, 24. Yes. Reserve lane. Para sa Liliko. Yes. Walang nandang sa Pinas? Hindi ko alam sure. Walang nandang sa Pinas? Hindi ko alam kasi yung mga garap sa Pinas. Sa Pinas. So, ayan na guys. Nandito na tayo sa Brunet. Buwa pa ako? Yes. Why? Guys. So, ayan na guys. Labas na tayo at pupunta na tayo sa Brunet. Oh, sobrang lamig. Putik guys. At dahil mga winter, so napakaputik. So usually guys, ang magpintuan dito ay automatic. Shana! Automatic yard. Hey! So ayan guys, kita nyo naman normal yan guys during winter kasi nga ay napakadami. So, ayan na si boss. Okay. Ayan nga guys, nasa loob na ako ng Brunet at bumibili na ako ng sticker stamp para maipadala ko na yung letter na requirements namin na gagamitin sa French class. At guys, alam nyo ba na every time na magpapadala kayo ng letters or kahit na anong kailangan nyo sa mga government dito at magpapadala kayo ng letter sa kanila, kailangan nyo palagi ng stamp sticker nila para maipadala talaga nila kung saang address yung letter na yon.
At ayan na guys, waiting pa din ako. Yan, payment pa din tayo. So, ang sticker usually ay $2 lang. Kasama tax, so parang $2.45 something. So, ayan guys, hanap-hanap tayo ng mabibili. At dahil nga malamig ang panahon, kailangan namin ng konting pampa lakas. So, salon pass. Napabili pa nga kami ng salon pass, guys. Dahil nga, kailangan namin yun sa lamig ng panahon ngayon dito, guys. At syempre, work. At pampatanggal ng sakit pang kasukasuhan, guys. Para sa mga akala nila walang salon pass dito, guys, sa Canada. Meron na pong salon pass, guys. At ayan nga, $5 yan at $12.99. So, mas mahal compare sa Pilipinas. Pero, guys, sobrang solid naman yan, guys, kapag ginamit kayo dito sa Canada. At syempre, malaki din yung sizes niya, guys. So, bumili kami ng malaki at saka maliit. So, Happy Kid Yarn. Actually, guys, hindi yung ginagamit namin kapag masakit talaga ang mga katawan namin. At syempre, hindi rin naman agad makapagpapahilot gawa nga ng BC. So, ayan, guys, payment na tayo. So, dalawang beses tayo nagbayad sa cashier, guys. Una dun sa sticker stamp at dun sa binili nating salon pass, guys. At syempre, guys, hindi pa din natatapos dyan ang lahat dahil Sunday is real. So, marami tayong gagawin at pupunta pa tayo sa kapilya. Pero syempre, bago tayo pumunta ulit sa kapilya, kailangan muna namin dumaan sa bahay dahil kakain muna kami ng aming tanghalian. Hey guys, papunta na kami ulit sa aming dako ng pagsamba para sa aming ensayo ng mga awit. Ayan na guys, nandito na kami sa dako ng pagsamba. At ayan na nga, tapos na ang aming ensayo. At syempre, nabiyayaan na naman tayo ngayong araw dahil nga nakapagsamba kami guys. At ito talagang aming ginagawa every Sunday guys. Talagang sumasamba kami guys every Sunday. At ayan, pauwi na kami guys. Sobrang excited na ako guys umuwi. Gawa ng antok na din ako. At late na nga tayo nakatulog kahapon. At feeling ko nga guys, kaya rin ako inaantok ng ganito ay dahil nga sa panahon, sobrang liwanag at nakakadagdag siya sa antok ko guys. Kaya uwing-uwi na din talaga ako guys. At ito na guys, malapit na kami sa bahay. Ganyang mga panahon guys, yung mga talagang nakakatrangkaso, gawa nga ng sobrang lamig niya pero mainit siya guys. So talagang sasakit talaga ang iyong mga pisngi at mga mata. Kaya kami guys, yung mga jacket na sinusot namin ay talagang makakapal para maiwasan din namin ng sakit at mahirap magkasakit dito sa Canada. Ayan na guys, nasa bahay na kami guys at pababa na ako. Bubuksan ko na ang aming pintuan. Thank you for watching. Ava!